tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang pinakamahirap yung naglalakbay ka, pero yung patutungan mo, hindi mo alam eh. Yes. Eh, may hindi mo mararating eh, pag hindi mo alam kung saan ka talaga eksaktong pupunta. Andiyan ba pa kayo? Yes. At tulad nung ano, napapansin natin yung mga taong grasa, di ba? Lakad lang ng lakad, lakad ng lakad, pupunta sa mga basura, titingin ng pagkain, ang mga tao natatakot na sa kanya eh, kasi ang itsura niya, halatang hindi niya alam kung sa kapusan siya pupunta. Wala nang taong susunod sa kanya, dahil isipin mo, ikaw ang sarili mo, hindi mo alam sa pupunta, sasama pa kami sa'yo. Di ba nakukuha na pa eh, nalilimos lang. Amen? Amen. Kasi, mahirap sa mundong ibabaw na ito na makarating dun sa gusto mong mapuntahan pero hindi mo eksaktong alam dun sa kapupunta. Nung ako naging tatay, pagkasarili mo, medyo ano ka pa eh, magaan ka pa eh, kasi isipin mo, magbabahamak na, ikaw lang eh. Pero pagka nagkapamilya ka na, ang sumasangalang alang na sa'yo, asawa mo, tapos kung magkakaroon ka ng apat na anak na kananalat sa iyo. Sa akin, apat na anak yun. Ang tatay ngayon, hirap na hirap na yung dumiskarte. Ano kaya gagawin ko? Magbihira, nakasangalang ang mga anak ko sa akin. Hindi pwede magutong to, ang gagawin. Ganyan ang mga magulang, ganyan ang tatay. Bakit? Kasi parang nakalagay sa damdamin natin na kailangan didiskarte ka. Ikaw yung parang namumuna eh. Leader ka eh. Kaya yung maraming mga tao minsan, nakakaisip, yung iba nababaliw. Yung iba naman, nakakagawa ng masama. Kasi nga, takot na sa buhay, palong umiiyak yung anak niya, wala siyang maipakain. Actually, sabi ni Pastor Nato sa atin, actually, alam naman natin yung story nila, di ba? At yun ay talagang pinagmamalaki ng pang ni Pastor Nato na nung umalis yung tatay niya sa kanila, yung nanay daw nila talagang madevastita na rin. Kasi di alam yung paano bumuhayin mo. Ilan pa kayo? Parang anim? Lima? Hindi niya alam kung paano bumuhayin yung kanyang na-ano siya? Actually, parang nabaliw ka daw yung nanay niya eh. Nagsasalita lang mag-isa? Kasi napakahirap ng manguna na hindi mo, wala ka sinusundan. Ang pinakamadali, yung sumunod lang eh. Kasi alam mo, nakasalalay ka lang doon sa tao na inaanuhan mo eh. Ngayon, pagka ikaw na, yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi hindi mo alam eh. Kung tama ba ang gagawin mo, kakalan ka ba? Tama ba to? Eh, apektuhan, limang anak. Pag ako nagkamali dito, paano yung mga anak ko? Kakanan ba ako? Kakaliwa ba ako? Aabanti ba ako? Atras ba ako? Magagawin ko? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Amen? Na ikaw lang mag-isa, lalo na kung naglilid ka, nangunguna ka. Kaya ang Panginoon, sabi niya, lumapit kayo. Tinatawagan niya lahat ng tao, anak ka man, asawa ka, anak ka. Sabi ng Panginoon dito, eh, ito yung tumingin mo sa akin eh. Lumapit kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatot at mag-aral kayo sa aking pag-aralan niyo ako. Sabi niya, ako'y maamo at mababa ang loob sa mababa ang loob sa akin, ako'y maamo at mababa ang loob at makasusupo kayo ng ano? Kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Yun yung pag-iisip natin, kaluluwa natin yan eh. Para sa inyong pag-iisip, para sinasabi ng Panginoon. Sapagkat magaan maging awang dalhin ang aking pamatong at magaan ang pasaling bibigay ko sa'yo. Ang ganda na sinabi ng Panginoon dito. Sobrang ganda kasi tayo mga tao, hindi natin alam ang future eh. Hindi nga natin alam kung ano yung bukas. Parang sinasabi ng Panginoon doon sa mga taong naliligaw, mga taong grasa na hindi alam kung saan pupunta. Sabi ng Panginoon, nakikita mo ba ako? Ako ang sundin mo. Parang sinasabi, lumapit ka sa akin. Di ba matagal ka lang
sumigaw. At lakad ka ng lakad, sa lahat ng, ano, lahat ng nakakapagod, yung lakad ka ng lakad, hindi mo alam kung saan pupunta eh. Diyan pa ba kayo? Nakakapagod talaga yun. Nakakapagod yung lagi kang palpak. Laging mali ang diskarte mo. Bakit? Ulit ka ulit eh. Amen? Pambira, ito na naman. Para bang sa circle, tayo halang dito, nakangting na ng circle. Subukan mo, mag-umpisa kang maglakad. Ikot ka, ikot ka. Tapos ikot ka naman, sa circle ka na naman. Doon ka na naman. Kung saan ka nang galing doon, ikot ka na naman. Siguro mga 10 taon tayo, ikot ka roon. May mararating ka. Wala, ikot sa circle ka eh. Kaya nakakapagod. Kasi yung resulta, pare-pareho. Pero sabi ng Panginoon, umapit kayo sa akin kayong lahat, yung pagod na daw. Lahat na napapagal at nabibigat ang lupa. Sabi ng Panginoon, at kayo ay aking pagpapagod. Amen? Yes. At dyan pa ba kayo? Para bang yung ikaw yung ano, kapitan dun sa hawak mo yung mga soldier mo, ikaw yung kapitan. Madali lang yung sumunod eh. Pero kung ikaw yung kapitan, bakit yung sabi, kaluwa ka dito, kaluwa yung iba. Kumala kayo doon, eh minsan pagpagdating mo, patay yung mga kasap. Patay, patay, patay. Patay, patay, diskarte, patay. Andiyan ba kayo doon? Sabi ng Panginoon, hindi dapat ikaw mag-lead, hindi ka dapat mamuna. Lumapit ka sa akin, ako mamuna sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, subukan mo, natin ako ang gawin mo kapitan, ako yung mauna sa diskarte mo. Sabi niya, mag-aral kayo sa amin, lumapit kayo kayong lahat na nabibigatan at na napapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking pagpapahingin. Kasi yung magpapahinga, hindi ka na mag-iisip eh. Ang gagawin mo, susundan mo lang yung leader mo. Kasi kung ano yung sabihin ng leader mo, hindi ka na mag-iisip ng diskarte. Kasi ang sinasabi ng Panginoon dito, sa lahat ng diskarte na sasabihin ko sa'yo, hindi ka matatalo. Magtatapitan ka sa lahat ng gagawin. Bakit? Ano lang yan? Kinabukasan mo. Pati yung kinabukasan ang kinabukasan at kinabukasan. Ang sa pagtanda mo, sabi niya, alam ko kung susunod ka sa akin. Ikasalimong sa aking lahi, ang sabi ng Panginoon, ang pagpapalain mo. 1,000 generations to come. Ibig sabihin, yung sumunod sa'yo, yung sumusunod pa sa'yo, yung lahi mo, yung magiging anak mo, at yung susunod pa sa'yo, lahat yan, pagka sumunod sa akin, magpapalain ko, lagi magtatagumpay. Yes! Sino yung ayaw ng gano'n? Diba? Ayaw mawawala tayo sa araw dito eh. Yes. Pero kung ang anak mo, hindi mo napasunod sa Panginoon, napakalaking malas mo. Bakit? Kasi mapapaliwara siya eh. Ano ba kayo? Kasi wala nang aning tao, wala nang matipitang susundan. Katulad ng mga taong rasa, palibasa wala silang tao masusundan. Nabakabaliw. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kakanan ba ako, kakaliwa ba ako, abante ba ako, atras ba ako? Ano ba gagawin ko? Meron akong kasamang mga anak dito. Anong gagawin ko? Sabagalan ko, may Diyos ka. Di ba lang sabi nila, Panginoon, ikaw na bahala. Hindi ko na, Panginoon, alam ang gagawin ko. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Pag sinabi yung Panginoon, ikaw na bahala. Kasi hindi ko na po alam ang gagawin ko. Yung tao, mag-uumpisa ng makinig sa Diyos. Kasi kung ano sasabihin ng Panginoon, yun eh. Amen? At doon na siya magdidesisyon ng mga puro tama. Sa buhay niya, sabi niya, magaan ang aking pasanin. Baka kasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong tayo. Bakit? Kasi alam mo, kung ano man ang kinahinatnan niyan, pwede mo sabihin sa sarili mo eh, kung ano man ang kinahinatnan ng pagsunod ko sa Diyos, siguradong andun siya sa aking pag-iingat. Kasi hindi ako nag-desisyon, kundi ang Diyos ang nag-desisyon para sa akin. Kaya namin sinasabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ako ang gaganti. Huwag ka maghiganti. Ako ang bahala. Yes. Amen. Kaya namin sinasabi, huwag kang pagkumuha ka ng, huwag kang pagdinawa ka ng masama. Ano nga, gantihan mo ng mabuti. Pag binato ka ng batu-batuin na tinapay, sabi ng Panginoon, basta sumunod ka sa akin, hindi ka madidistrasya, hindi ka maagabyado, lagi ka mananalo. Bakit? Eh, kasama mo ang Diyos eh. Kasi yung pinakamasama na niya, yung pasanin mo, yung mabigat eh. Alam mo,
ikaw, ang mga tao, may mga tao na matagal magpatawad. Yung ang tagal magpatawad? Yung bang, ang tagal na nangyari 20 years ago na, nandito pa sa dibdib? Kaya nakita kayo mga tao gano'n? Yes. Kaya hindi makamove on yun. Dahil sobrang galit sa puso. Hindi marunong magpatawad. Ngayon, yung sinasabi sa kanya ng Panginoon, hindi niya masunod. Bakit? Kasi sobrang galit niya. Pag gagawin ng tao, lagi kang ano, hindi mo masusundan ng Diyos. Amen? Yes. Kasi yung galit mo nangunguna eh. Dapat, kaya sabi ng Panginoon, magpatawad ka ilang beses, 490 times, times, ang dami, sabi niya. 770, ano, 770 times 7 na magpatawad. Una, hindi mo maintindihan, di ba? Ba't ako magpapatawad? Inagabiyado ko niya. Bakit ano? Hindi mo ba alam, Panginoon, ang ginawa sa amin yan? Pero sabi niya, Panginoon, magpatawad ka. Ako ba? Yes. Kaya yung mga tao, Lord, o na nga, bahala. God, sabihin natin niya lang. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko, pero ikaw na bahala. Alam mo, doon mag-uumpisa yung magandang lakad ng buhay mo. Doon mag-uumpisa. Kasi ang Diyos na yung nag-aano, mamalik sa'yo. Tsaka yung isip ng mga taong gano'n, isip ng isip, hanggang gabi isip pa rin ang isip doon. Walang kapahingahan. Kaya yung mga tao maraming maling desisyon, yung walang pahinga yung isip. Alam mo, anong gamot sa mga nababaliw? Tulog. Tanungin yung mga doktor. Pag ang baliw na nakatulog, parang ano, naaalay ulit yung isip nila. Ayaw ba kayo? Tulog. Patulog. Kaya nababaliw yung mga nagsasabu kasi hindi sila nakakatulog. Continuous na nag-iisip. Isang tatlong araw, apat na araw, isang limang araw, walang tulog, ako nung love you. Ay, ano mangyayari? Papabaliw ka! Kasi ang importante yung kapahingahan eh. Hindi ka makakadiskarte na maganda kung walang pahinga yung utak mo. At kung walang pahinga naman yung utak mo, kasi isip ng isip, iniisip mo, ikaw yung mag-lead, ikaw yung dumiskarte, ikaw lahat. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa, baka kapahinga isip mo. Hayaan mo siya. Ay, sabi ni Jeremy, pag hindi niya maintindihan, Lord, tulog ko pa naman ako rito. Hindi ko alam. Alam mo yung answer na ibigay sa'yo ng Panginoon eh. Minsan, ganyan ako eh. Nag-iisip ako, Lord, anong gagawin ko rito? Ganyan gagawin ko, ganyan gagawin ko. Anong gagawin ko rito? Alam mo, pag nakatulog akong ganyan, minsan sa panaginip, sinasabi ng Panginoon, anong gawin mo? Ah, alam mo na! Kasi, mabuti yung pinapahayag mo sa Panginoon kung ano yung mga problema mo eh. Pero, isipin mo. Sa buhay na to, ilang beses yung may mga ganyan sa buhay natin? Na ikaw lang ang nangunguna, hindi mo alam ang gagawin mo, wala ka matawagan Diyos dahil hindi ka naniniwala sa Diyos. Wala ka matawagan ano, malayo yung magulang mo, malayo yung ano mo, mayroon laki ng problema, may sinasabi silang problema sa'yo, na wala ka magwala dito ka sa Maynila eh. Andiyan mo ba kayo? Pero, meron kang Diyos na kahit nasa nandun siya. Amen na ikaw, kung meron lang relasyon ka sa Kanya, ang turing niya sa'yo, anak. Ang sabi niya, ang sino mang manalig at manampalataya ay pinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Sipin mo yung privilege mo ngayon.